Welcome back to our YouTube channel, Handelina Vlog. Meron tayo dito ang Epson L3210 na may problema, hindi maayos yung pag-feed ng bond paper. Ito ay dahilan sa naputol yung ito. Ito yung part na naputol, ang kakabitan sana ng retort spring. Dito yan ang kanyang position. So, dahil wala na at hindi maayos ang paglalagyan ng spring, hindi siya makapag-feed properly ng paper or bond paper. Yun ang ating susubukan na i-fix sa video na ito. So, para ma-solve natin yung naputol na paglalagyan ng spring sa ating lower paper feed. So, itong bahagi na ito, dyan dapat nakakabit yung spring. Pero since naputol siya, gumagamit tayo ng soldering iron. So, ang ginawa natin, sinunog natin ng konti yan para dapat ay dyan na ang spring instead na idikit natin yung ating original na parte na naputol, since yung spring dapat sana ay nakakabit sa part na naputol. And since imposible na maibalik na natin yan, kahit pa siguro tayo ay gagamit ng pandikit, itiban for example, hindi na natin yan maikabit. So, nalagyan natin niya ng konting butas, so parang kanal na kung saan doon siya makakabit. So, yan ang kanyang, yung lower paper feed ay dapat na ikabit sana doon sa naputol. Ito yung naputol. Napansin natin na mayroong bahagi na kung saan ay parang lalagyan siya ng dulo ng ating retort spring. So, ang position dapat sana sa original ay ganito. So, ganyan sana siya. Pero, ganyan yung position. Pero, imposible yan natin na maibalik. Kaya nga, nilagyan natin ng konting butas yung plastic kung saan ay malapit din naman sa original na position. So, kaya nga ngayon, pupwede na nating maibalik ang spring. So, dyan na lang sa konting parang kanal na nilagay natin using soldering iron. Ayan. So, di ba? Parang original din yung ganyang position, although hindi yan talaga. So, kung i-move natin ng konti yung upper paper feed, yung lower paper feed ay nag-respond naman. So, itong takip niya naman ay ibabalik natin. So, para masubukan natin ay ibalik natin siya. So, fast forward na lang natin yung video at pagkatapos ay susubukan natin. So, dapat yung mga spring ay yan ay nasa naka-align.
Okay, now since naibalik na natin, so susubukan natin ngayon mag photocopy. So gamit tayo ng susubukan natin i-photocopy. Ito yung gagamitin natin para makita natin kung maayos ba yung pag-feed niya. Kasi yung problema lang naman talaga dito is yung pag-feed ng bond paper. So, mag-try tayo na mag-photocopy. Insert tayo na bond paper. So, yun. Kapag meron kayong na-experience na ganito sa inyong printer, yung mga L3110, L3210 na series, susubukan niyong tingnan din yung part na yun na pinifix natin. Ayan, nakikita natin na maayos naman yung kanyang pag-feed. Tuloy-tuloy siya. Dahil maayos na yung kanyang pag-move ng lower paper feed. Ayan. Try pa tayo uli para matiyak natin na tama talaga yung ating kita kanina na maayos ang pag-feed. Okay naman yung kanyang output. So, isa pa. Try natin tingnan yung pag-feed niya ng bond paper. So, ayan. So, smooth naman. So, walang makikita natin na diferensya kahit na hindi na yon original na lalagyan ng retort spring ng ating paper feed. So, okay pa rin at maayos yung kanyang kinalalabasan. So, success yung ating ginawa sa pag-fix ng Epson L3210 na printer. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button. I-like and share din sa iba. I-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!